Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap, ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap, ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan, ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakataka sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video, pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Negosyo, kumpanya at pera. Sa tatlong ito lamang umiikot ang usapan sa mesa, kung saan naroroon si Rafael at ang mga kilalang negosyante sa buong mundo. Lahat ay may kanya-kanyang pinagmamayabang. Lahat ay mayroong dinadalang pangalan at kapangyarihan na kayang kontrolin ang mga bagay na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Sa mundo nila, pera at koneksyon ang siyang mahalaga, dahil ito ang magdadala sa iyo sa tuktok kung saan titingalain at rerespetuhin ka ng mga nasa ibaba mo. Oh, narito na pala ang birthday celebrant. Napatingin si Rafael sa kanyang likuran at nakitang naglalakad ang kanyang tiyo Lawrence na palapit sa kinatatayuan nila. Binati ito ng mga taong kasama niya sa mesa at hindi mawawala sa mga ito ang mabulaklak na mga salita. Happy birthday, Uncle! Nakangiti niyang bati saka ito kinamayan at niyakap saka tinapik sa likuran. Maraming salamat at nagpunta ka, anito sa kaniya. Pero bakit mag-isa ka lang? Hindi ba sumama ang iyong asawa? Kausap siya ni Auntie Vanessa. Tugon niya sa kanilingon ang pwesto kung saan naroroon ang asawa at ang kanyang tiya. Sa nakikita niya, mukhang seryoso ang pinag-uusapan ng mga ito. Oh, nagkita na pala sila. Sabik na sabik si Vanessa na makita at makilala ang iyong asawa. Alam mo ba? Kanina pa niya kayong hapon hinihintay, ani Lawrence. Naikwento ko kasi sa auntie mo noon at interesado siya na makilala talaga si Sophia. Hindi umimik si Rafael at nanatili ang mga tingin sa asawa na mukhang komportable naman sa kasama ang kanyang tiya. Ilang taon na nakalipas simula nang huli magkausap sila ni Vanessa, pero malinaw pa rin sa kanya ang lahat. Hindi pa rin niya nakakalimutan kung paano siya tinanggihan na tulungan na mahanap ang pumatay sa kanyang mga magulang. Pasensya na, pero hindi akong tao makakatulong sa iyo, ang tugon ni Vanessa sa binatang nasa harapan niya. Rafael, ayokong madami sa gulo nyo, kaya sana maintindihan mo. Tanggapin mo na lang ang nangyari sa kanila. Auntie, bakit kung magsalita kayo, parang wala lang sa inyong lahat? Kapatid nyo si Papa, hindi po ba? Bakit di nyo po kayang tulungan? Ang tanong na hindi nahanap ang kasagutan. Tinalikuran na lamang siya ni Vanessa at pinakaladkad siya palabas sa mga gwardiya ng mansyon na ito. Dekada na nakalipas, pero naalala pa niya ang bawat detalye ng pangyayaring yun. Ang ekspresyon ng mukha ni Vanessa ay hindi niya makakitaan ng kahit anong awa noon at guno rin sa iba niyang nilapitan na itinataboy lamang siya na parang isang estranghero. Nakakatuwa kayong dalawang pagmasdan, kumento ng isa sa mga kasama nila sa mesa, kaya naagaw ang atensyon ni Rafael. Sobrang close niyo pa rin magtito. Sa katunayan, parang na nga kayong mag-ama. Wala na ba talaga kayong balak bumuo ng pamilya, Don Lawrence? Nagpakawala na mahinang tawa si Lawrence. Pamilya ba kamo? Para mo na rin akong inalok ng isang malaking problema, Damian. Hinding-hindi ako maghahanap
ng isang malaking tinik sa lalamunan. Nagtawanan ang mga nasa mesa maliban kay Rafael. Hindi alam kung pinatatamaan siya o sadyang iyon talaga ang gustong isagot ni Lawrence sa tanong sa kaniya. Kahit kailan talaga, kakaiba ang pananaw ni Don Lawrence. Limungon sa gawin niya ang matandang lalaki na nagtanong kay Lawrence. Sa'yo ba, iho? Anong tingin mo sa iyong pamilya? Kagaya rin ba ito ng pananaw ng iyong tiyo? Lahat ng kasama niya sa mesa ay nakatingin at naghihintay sa kanyang isasagot. Kasama si Lawrence na tila umaasang sasang-ayon siya sa sinabi niya. Magkaiba ho kami ng paniniwala. Ngumiti siya sa kasumimsim sa red wine na hawak niya. Masaya ako sa relasyon na mayroon ako sa pamilya ko. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kanilang mesa. Na kung hindi pa may lumapit na waiter sa pwesto nila, hindi pa magsasalita ang mga kasama niya. Kung ganoon, maswerte pala ang asawa mo sayo. Komento ng isa. Bihira lang sa mga lalaki ang magpakaalipin sa pag-ibig at isa ka sa mga iyon. Kailangan mong maging maingat sa mga desisyon mo at huwag laging puso ang iyong pairalin dahil kaya kayong lilangin ng mga nararamdaman natin. Sang-ayon ako sa sinabi mo riyan. Ani Lawrence, saka tinapik-tapik ang balikat niya. Huwag tayong magpadalos-dalos sa mga desisyong ginagawa natin, lalo na kung bugso lang ito ng ating damdamin. Hindi siya kumibo dahil ayaw niyo makipagdebate sa espesyal na araw ng kanyang tiyo. Tapos na sila mapag-usapan ang bagay na ito. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi pa rin ito tanggap ang desisyon niya. Pasimple siyang lumingon sa pwesto kung nasan iniwan si Sophia kasama si Vanessa. Pero laking pagtataka niya na makitang wala na ang dalawa sa gawi na yun. May problema ba? Tanong ni Lawrence na makita siyang palingalinga sa kanyang paligid. Imbis na sumagot, nagpaalam na lamang siya bago umalis at hanapin si Sophia. Nang biglang nasa lubong niya ang tiya Vanessa niya. Nasaan pala si Sophia? Tanong niya na bahagya pang kinagulat nito dahil sa bigla ang pagsulpot ni Rafael sa harapan niya. May tumawag sa cellphone niya kanina. Aniya, saka itinuro ang lugar kung saan ito nagtungo kanina. Doon siya nagpunta dahil hindi sila magkarinigan ng kausap niya. Sandali, masyado mo naman yatang namimiss ang asawa mo. Wala pa mang isang oras kayo naghihiwalay. Gusto mo na agad siyang makita? Hindi niya pinansin ang tanong nito. At balak sana nagpasa na lamang nang hawakan ni Vanessa ang braso niya. Gusto kitang makausap, Rafael. Wala ho tayong dapat pag-usapan. Binawi niya ang braso. Tungkol to sa magulang mo. Anito, kaya nakuhagad nito ang loob niya. At tungkol din ito sa kung bakit ko nagawang tumanggi sa iyo noon. Wala siyang balak alamin ang rason kung bakit siya nito nagawang tanggihan, pero may kinalaman ito sa kanyang mga magulang. Kaya nakahanda siyang marinig ang lahat. Matinding pagkahilo at sakit ng ulo ang nararamdaman ni Sophia nang imulat niya ang kanyang mga mata. Hindi pamilyar na si Lid ang bumungad sa kaniya. Wala rin kahit anong tali o takip ang pumipigil para siya makakilos at makapagsalita. Bumangon siya mula sa pagkakahiga sa malamig na sahig at nilibot ang tingin sa buong silid. Walang kahit na ano maliban sa isang malaking monitor na nakadikit sa pader. Na ilang saglit lang ay bumukas ito at lumitaw ang iba't ibang anggulo ng video na kuha sa loob ng asyenda. Nagtaasan ang balahibo niya sa katawan na makita ang kanyang anak na natutulog sa kwarto nito. At mayroon din kuha ang kanyang ina na pahiga pa lang sa kama nito. Doon nawala ang kanyang pagkahilo. Ano tong mga to? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung anong iisipin, ngunit batid niya nakuha ang mga ito sa kasalukuyang oras. Napahilamon siya sa mukha dahil sa matinding pagkalito. Hindi niya alam ang nangyayari.
at wala rin siyang maalala kung paano siya napunta sa di pamilyar na silid na ito. Ang kanyang huling natatandaan ay kausap niya sa cellphone ang kanyang ina. At pagkatapos noon ay blanko na ang utak niya. Napatingin siya sa isang pinto na makarinig ng mga yabag ng sapatos mula sa labas. Papalapit ito ng papalapit hanggang sa bubukas ang pinto at niluwa nito ang isang lalaking hindi inaasahan na una niyang makikita. Mabuti naman at gising ka na, ani Lawrence na makapasok sa loob at marahang isinara ang pinto. Huwag kang matakot, wala akong balak saktan ka Sophia. Kooperasyon mo lamang ang kailangan ko para matapos na tayo. Nagsalubong ang kilay ni Sophia. Kooperasyon saan? Kooperasyon para bumalik sa katinuan ang asawa mo. Anito. Hindi ko na gusto makausap ang asawa mo tungkol dito. Kaya ikaw na ang lalapitan ko. Kung hindi madaan sa santong dasalan, daan natin ito sa santong paspasan. Anong pinagsasabi nyo? Nagpawala siya ng sarkastikong tawa. Baka kayo ang wala sa katinuan. Kung iniisip nyo nga ayon ako sa mga pinagsasabi nyo, pwes, nagkakamali kayo. Kung ganoon, ay ayos lang ba sa yung pindutin ko na to? May inilabas siyang remote mula sa bulsa. Isang pindot ko lang dito. Sabog na ang mga tao na nakikita mo dyan sa monitor. Wala na kayong dadatnan kapag umuwi kayo sa asyenda. Doon siya binalot ng takot. Napalunok at muling ibinaling ang tingin sa malaking monitor. Mag-isip ka, Sophia. Pananakot ni Lawrence. Baka sa pamamagitan nito ay bumalik sa taong pag-iisip ang pamangkin ko. Hindi ko na nagugustuhan ang mga pumapasok sa isip niya at parang nawawala na siya sa sarili niya. Talaga bang balak niyang talikuran ang sarili niyang pamilya para lang sa inyo? Sabihin mo, nasa katinuan pa ba siya? At ano ho ang tingin niyo sa amin? Hindi niya pamilya? Tanong ni Sophia. Hindi niyo pa rin talaga kayang tanggapin ang desisyon ni Rafael? Ano bang gusto niyong mangyari? Bakit ba? Bakit ganyan kayo mag-isip? Masyado kayong makasarili. Huwag mong ibaling ang sisi sa akin, Iha. Ikaw ang may kagawa ng lahat ng ito. Ani Lawrence saka naglakad palapit sa kanya. Ikaw ba? Hindi mo kayang tanggapin kung sino ang asawa mo? Hindi ba't mahal mo ka mo siya? Kung ganoon, bakit mo pinipilit na umalis siya sa orihinal niyang pamilya? Bakit mo kailangang papiliin si Rafael, Sophia? Dahil alam ko na napipilitan lamang siyang gawin ang mga bagay na to. Kinakain siya ng galit niya dahil sa mga nangyayari sa kanya. Gusto niyang magiganti. Gusto niyang magbayad ang hayop na pumatay sa magulang at kapatid niya. Kaya wala siyang pagpipilian kundi idan ang lahat sa dahas. Dahil iyon ang sistema sa mundong pinasok mo. Matigas na sambit ni Lawrence. At kung hindi ko ginawa iyon, lalo siyang mawawalan dahilan para ipagpatuloy ang mga plano niya noon pa. Sinira na ni Alexander ang pangalan ng Garcia. At di na ako papayag na maulit pa yun ngayon. Kaya, sandali, tama ba ang narinig ko? Gulat at takot ang gumuhit sa mukha ni Sophia na mapagtanto ang ibig nitong iparating sa kaniya. Kayo? Kayo ang may kagagawan ng lahat ng gulo nangyayari sa asyenda? Hindi nagsalita si Lawrence. Sa halip ay natawa na lamang siya sa pagkakamali niya. Anong klaseng tao ka? Dahil sa takot, napatras si Sophia at nag-isip agad ng paraan para makaalis sa silid na kinalalagyan niya. Nagawa niyo yun? Sa sarili niyong pamilya? Pero ang lakas ng loob niyong isisi kay Rafael na isang kataksilan ang pagtalikod niya sa inyo. Gayong una pa lamang, kayong unang tumatraidor sa mga kadugo ninyo. Mula sa balkonahe ng mansyon, tanaw ni Rafael ang mga bisita na nasa ibaba at patuloy na nagkakasiyahan sa pamamagitan ng pakipagkwentuhan sa iba't ibang personalidad. Lahat ay may sarili mga grupo, kwento at pamamaraan kung paano lang maipapakita sa isa't isa ang karangyaan ng kanilang mga angkan.
kapansin-pansin din ang pagdami ng mga tao, kaya lalong umingi ang paligid na kabaligtaran sa kinatatayuan nila ni Vanessa. Tahimik at tila naghahanap pa ng tamang tiyempo kung paano sisimulan ang kanilang pag-uusap. Kinuha ni Rafael ang kanyang cellphone upang silipin kung tumugon na ba si Sophia sa mensaheng pinadala niya, pero wala pa. "Ang asawa mo, pinahanga niya ako." Napatingin siya kay Vanessa nang sa wakas ay nagsalita na, "Hindi ko akala ay makakahanap ka ng babaeng ganung katapang at masisigmurang tanggapin ang sistema sa mundo ng mga mafia." Ibinulsa niya pabalik ang hawak na cellphone. "Ano bang napag-usapan ninyo?" "Maraming bagay." Anito at di maiwasang hindi mapangiti nang maalala ang mga naging sagot sa kaniya ni Sophia. "Pinahanga niya ako sa pagiging totoo niya. Yung mga sagot niya sa tanong ko ay walang halong kaplastikan." Otomatikong bumalik sa isipan ni Rafael yung mga panahong nagsisimula pa lang sila ni Sophia. Ang madalas silang pinagtatalunan at pinag-aawayan ay patungkol sa kapakanan ng anak nila. Hindi lumilipas ang isang araw na hindi uminit ang ulo nito sa kanya, at kung sumagot-sugot pa ito, akala mo napakalaking tao. Kung mga tuwiran pa sa kanya, ay parang lagi itong tama. Dahilan para hindi sila magkaintindihan. "Maniwala ka man sa hindi, masaya ako nakita mo na ang taong kayang tumanggap sa kung anong klaseng mundo ang mayroon tayo," ani Vanessa. "Alam kong hindi ako naging mabuting tita sa iyo. Tinalikuran kita noon noong mga panong kailangan mo ng taong tutulong sa iyo sa paghanap ng katarungan sa pagkamatay ng magulang mo." "Hindi ko na gustong pag-usapan pa yun. Diretso niyo na lang ako," putol ni Rafael sa kahinarap ang tiyan niya. "Ano bang gusto niyong sabihin sa akin?" Humugot ito ng malalim na hininga bago bitawan ang salita na matagal niyang kinikimkim. "Alam kong mahirapan kang paniwalaan, pero pakinggan mo muna ang lahat ng sasabihin ko." Seryosong wika ni Vanessa habang diretso nakatingin sa mga mata niya. "Rafael, si Lawrence ang pumatay sa mga magulang mo." Bumalot ang nakakabinging katahimikan sa balkonahe matapos bitawan ni Vanessa ang mga salita na matagal niyang kinikimkim sa loob niya. Kitang-kita naman sa mukha ni Rafael ang pagkagulat habang pinaproseso sa isip niya ang narinig mula sa kanyang tiya. "Alam ko mahirap paniwalaan, pero iyon ang totoo. Pagpapatuloy pa nito. Hindi ka ba nagtataka? Sa lahat ng mga kamag-anak natin, ay siya lang ang tanging tumulong sa iyo." Ibinuka ni Rafael ang bibig niya, pero walang salita ang gustong lumabas sa kaniya. Nablangko ang utak niya. "Sa maniwala ka man o sa hindi, nais kitang tulungan noon. Gustong gusto kong ebot ang kamay ko sa iyo, pero may gustong pumutol nito. May nagbanta sa akin na kapag tinulungan kita, papatayin niya ako, pati na rin ang pamilya ko. Pagbubuod nito, lahat ng nilapitan mo nakatanggap ng pagbabanta mula sa taong yun. Pero si Lawrence, siya lang ang bukod tanging sumang-ayon sa mga plano mo, dahil gusto niyang bilugin ang ulo mo. Alam nating lahat kung gaano siya kaganid sa kapangyarihan. Pero wala siyang kakayang mamuno, kaya ginamit kanya para makuha ang gusto niya. Matagal nang maingit si Lawrence sa iyong ama. Simula nung mga bata pa lang kami. Saksi ako sa mga away nila noon, kaya alam ko ang kaya niyang gawin. Magaling siyang magmanipula at kayang-kaya niyang mapaniwala ang mga tao na biktima siya. Pero ang totoo, siya ang utak. Imulat mo ang mga mata mo at huwag mong hayaan na may kumontrol sa iyo. Alam ko mayroon kang mga napapansin sa paligid mo, at huwag mo yung ipagsawalang bahala, Rafael. Hinawakan niya ito sa balikat. Humihingi ako ng tawad sa pagtangging ginawa ko noon, at sa pagkakataong ito, hayaan mo kong bumawi sa iyo. Hindi alam ni Rafael ang magiging reaksyon niya ng mga sandaling iyon matapos marinig ang lahat ng kanyang sinabi.
pero mababa ka sa mukha nito ang pagkagalit na mukhang kahit anong oras ay sasabog na na kailangan niyo makipagiganti. At dahil dito, dali-dali siyang umuwi sa asyenda. Mabilis at mabigat ang bawat takbang na ginagawa ni Rafael sa isang mahabang pasilyo patungo sa isang kwarto. Padilim ito ng padilim dahil ang kanilang silid na pinupuntahan ay ilang pinagkakatiwalaan lang tao ang nakakaalam. Walang kahit na anong kamera ang nakatutok sa gawing ito dahil sa asyenda, ito ang pinakapribadong kwarto. Kwarto kung saan ipaparana sa iyo kung paano tumira sa impyerno. Mula sa isang madilim na kwarto, nagising ang isang lalaki dahil sa pagbukas ng pinto. Hirap man sa pagkilos ay pinilit siyang bumangon. What the? Hindi niya mapigilan ang mapasigaw dahil sa mga pasa at sugat sa buong katawan niya. Ramdam na ramdam niya pa rin ito dahil walang araw na hindi siya nakakaranas ng pagpapahirap sa kwarto na minsan niyang binantayan, ngunit ngayon ay siya na binabantayan. Hinang-hina siyang kumapit sa selda upang alalayan ang sariling makatayo at kasunod dito ang pagbukas ng pinto. Pumasok ang isang tao na may madilim na mukha na hindi pa bago sa kaniya. Boss, anong ginagawa mo dito? Sana mapatawad mo ako. Hirap man siya sa pagsasalita, hindi niya pa rin mapigilang batiin ang taong nasa harapan niya. Tagal na rin ah. Ito na bang huling araw na magkikita tayo? Sa halip na makakuha ng sagot, binaba nito ang isang itim na bag na bitbit nito papasok sa loob. Binuksan ang zipper at bumungad sa kanya ang limpak-limpak na salapi. Alam kong kulang pa ang mga yan. Anito sa naglakad palapit sa kaniya. Pero kaya ko yan dublihin o triplihin kung gugustuhin mo. Napangisi siya at di maiwasang magpakawala ng isang tawa. Boss, kahit patawarin niyo lang po ako, gagawin ko po lahat ang mga pag-uutos niyo sa akin. Arthur, tawag sa kanya ni Rafael. Kailangan ko ng tulong mo. Sa loob ng mansyon, ang lahat ng bisita ay may kanya-kanilang pwesto habang nakikipag-usap sa isa't isa. Lahat ay nakangiti, masaya, at excited na magsimula ang program. Nabalot ng katahimikan ang mansyon matapos marinig ang anunsyo na magsisimula na ang programa. Lahat ay nagkatinginan sa pinto nang unti-unti ito magbukas. Nagulat ang lahat dahil sa pagtataka at nagsimula na rin magbulong-bulungan ang mga bisita. Lalo pa itong lumala nang sa ikalawang palapag ng mansyon ay may isang malaking tarpulin ang nalawala sa pagkakarolyo. Dahilan para makita ng lahat ang naka-imprint ang larawan dito. Litrato ng magulang ni Rafael at ang kakambal nitong na si Danica. Nakalahad sa ibaba ang kanilang kapanganakan at taon ng kamatayan. Lahat ay nagtataka kung bakit ito pinakita sa kanila, ngunit muling may tarpuling na nawala sa pagkakarolyo. At sa pagkakataong ito, litrato naman ni Lawrence ang nasa larawan. May petsa ng kapanganakan, habang sa kamatayan ay nakalahad ay ang petsa ngayong araw na ito. Nagulat ang lahat samantalang si Lawrence ay batid na kung saan pupunta ang komisyon na ito. Tinapunan niyang tingin ang mga katauhan niya at sumenyas dito para tanggalin ang tarpulin na nasa itaas. Maawa kayo sa akin! Bigyan niyo po ako ng ikalawang pagkakataon! Muling naagaw ang atensyon ng lahat nang marinig ang boses ng isang lalaki na nagsusumamo mula sa isang malaking projector na nasa gilid ng mansyon. May video na ipinapakita nakuha mula sa secret o torture room ni Lawrence na kung saan nagmamakawa ang lalaki para sa buhay niya. Ngunit isang putok ng baril ang nagpatigil dito. Dahilan para mapasinghap ang mga nakakita nito. Ang akala nila ay isa lang tong kuha sa parte ng pelikula. Ngunit hindi. Nasaksihan ngayon ng lahat ang maruming sistema sa mundo ng mga mafia. Saglit na nablangko ang screen, ngunit ang sumunod na pinakita ay larawan ng bangkay ng mga taong matagal lang hinahanap at nawawala.
Nagkagulo ang mga bisita at karamihan sa mga ito ay hindi na kinakaya nakikita. Kaya lumabas na rin sila ng mansyon. What the? Itigil niyo ang pagpapalabas na to. Galit na sigaw ni Lawrence sa ikalawang palapag ng mansyon kung saan nakapwesto ang taong nakatalaga sa projector. Ngunit laking gulat niya na makitang naroroon si Arthur na may hawak na laptop habang kumakaway sa kaniya. Binalik niya ang tingin sa projector at sa pagkakataong ito, ipinakita naman ang kanyang mga gold bars at pera na pinangiingatan niya sa loob ng maraming taon. Ipinakita rin ang ilang larawan na mga kilala at respetadong tao na kanyang naging kliyente na narito ngayon sa mansyon. Lahat ay nagtangkang tumakas dahil labuking ang marumi nilang mga gawain. Nag-i-enjoy ka ba sa nakikita mo, Uncle? Napalingon siya sa likuran nang marinig ang pamilyar na boses ni Rafael. Sa kauna-una ang pagkakataon, tintukan siya nito ng baril habang puno ng galit ang mga matang nakatingin sa kaniya. Hindi ba't gusto mo makita ang halimaw sa akin? Bakit parang nagulat pa kayo nang makita ako? Unti-unti siya nagpakawala ng sarkastikong tawa habang ang mga tao naman sa paligid nila ay nagsisimula na magkagulo at naguunang makalabas ng mansyon para iligtas ang kanilang mga sarili. Nagkakagulo na ang lahat dahil sa sunod-sunod na pagpapalitan ng putok ng baril. Talagang nagplano pa kayo rito na kornirin ako. Mula sa gilid ng mata ni Lawrence, nakita niyang may babaeng naglalakad patungo sa gawi nila. At nang tumingin siya rito, ay nakita niya si Sophia. Inilabas ni Sophia ang baril hawak niya, saka pinaputukan ng malapit sa paanan si Lawrence. Walang yakang babae ka. Gigil na nilingon ni Lawrence ang pamangkin niya. Pati ikaw, napaikot ka ng asawa mo. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo, Rafael? At ano rin ba sa tingin ninyo ang ginawa niyo sa magulang ko? Humakbang palapit si Rafael para lalong ilapit ang huso ng baril sa mukha nito. Anong ginawa nila sa iyo at iyon ang ginanti mo? Pati si Danica, pinatay ninyo? Kumurba pataas ang dulo ng labi ni Lawrence, dahilan para lalo itong magmukhang demonyo sa paningin ni Rafael. Simple lang. Anito, saka pa simpleng inilagay ang kamay sa bulsa para kuhanin ang cellphone niya sa loob nito. Dahil wala kayong karapatang sumaya. Walang karapatan ng iyong ama na sumaya matapos niyang talikuran ang orihinal niyang pamilya. Makasarili at walang kwentang kapatid. Walang kwentang ama. Walang kwentang pinunong angka natin. Buong akala niya ay malaya madudukot ang pakay niya. Ngunit isang palahaw ang kumawala sa bibig niya nang baril ni Rafael ang kamay niya. Ngayon ay parehong kamay na niya ang hindi niya maramdaman. Huwag niyo nang subukan lumaban dahil wala na naman tutulong sa inyo. Pinupugaran ng mga Rivera ang mansyon ninyo. At ang mga yaman na pinakaiingatan ninyo malamang nasimot na nila. Ani Rafael na sa pagkakataong ito siya naman ang umiti na malademonyo. Ngayon, mag-isa pa rin kayo sa buhay hanggang kamatayan ninyo. Ang mapangasar na mukha kanina ni Lawrence ay napalitan ng matinding galit habang pinagmamasdan ang mukha ni Rafael sa harapan niya. Bumalik sa kanyang alaala kung paano siya nito nilapitan noon. Iyong pagmamakaawa nito sa harap niya at pagsusumamang tulungan siya sa paghahanap sa mga pumatay sa magulang niya. Sabihin niyo, Uncle, may pagsisisi ba kayo? Tanong ni Rafael. Minsan ba nagsisisi kayo sa ginawa niyo sa magulang ko? Hindi naman niya papigilan na siling hindi matawa dahil sa tanong nito. Sa mundo natin ay walang salitang pagsisisi. Napahigpit ang hawak ni Rafael sa kanyang baril. At sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang binalot ng puot. Sapat na sa kanya ang rason na narinig, dahilan para muli siyang kainin ng galit. Kung ganoon, wala rin akong pagsisisihan dito. Hindi na nagdalawang isip si Rafael na kalabitin ng sunod-sunod ang gatilyo ng baril
hanggang sa dumanak ang dugo ni Lawrence sa harap ng mansyon. Wala siyang tigil sa pagpapaputok hanggang sa lumapit na lamang sa tabi niya si Sophia at hawakan ang braso niya. "Rafael, tapos na," aniya dahilan para matigilan ito sa pagpapaputok. Maingat niyang kinuha kay Rafael ang baril at inabot kay Arthur na kararating lang sa gawin nila. Sa mga sandaling ito, walang maramdaman si Rafael na saya o lungkot. Pansamantalang na blankong isip niya habang pinagmamasdan ang wala ng buhay na katawan ni Lawrence na ilang taon niyang tiningala at hinangaan. Nakasama ang palad, ito pala ang pinagbumula ng gulo sa kanilang angkan, dahilan kaya namatay ang kanyang ina at ama at ang kanyang kakambal na si Danica. Ngayong tapos na ang lahat, sisimula naman niya ang panibagong tungkulin sa kanilang pamilya. Tutuparin ang kalayaang ipinangako niya sa kanyang mag-iina. Bagong mundo, ngunit malayo na sa gulo. Mula sa isang balkonahe, nakatayo na mag-isa si Sophia habang pinagmamasdan ang kalmadong dagat at dinadamdam ang hampas ng sariwang hangin na mula sa karagatan. Ang mga puno ay nagsasayawan at ang mga ibon sa paligid ay nagkakantahan. Tila isang musika sa kanyang pandinig ang kapayapaan sa paligid. Malayo sa maingay at magulong syudad. Kapayapaan at katahimikan. Ang dalawang salitang matagal niyang inaasam magmula ng tumira siya sa asyenda at mapasok sa magulong mundo ng mafia. Marami siyang napagdaan ng sakit at hirap. Subalit nagbunga rin ang lahat ng iyon dahil sa wakas ay nakamtanan niya ang inaasahan na kalayaan para sa kanyang pamilya. Ang malaki at magarang asyenda ay wala na sa kanila dahil ngayon ay narito na sila sa isang pribadong isla kung saan nila napiling tumira, sa isang simpleng bahay na matatawag nilang tahanan. "Bakit mag-isa ka lang dito?" Mula sa likuran, narinig niya ang pamilyar na boses ni Rafael. Niyakap siya nito mula sa likod at isinandalaman niya ang ulo niya sa dibdib nito. "Kanina ka pa ba gising?" "Ah, halos kababawan ko lang rin," aniya saka ipinikit ang kanyang mga mata para lalong damhin ang preskong hangin. "Rafael, masaya ka ba sa buhay natin ngayon?" "Oo, Sophia. Sobra. At wala akong pinagsisisihan." Walang pagdadalawang isip na tugon ito. "Ikaw ba? Masaya ka ba sa buhay na mayroon tayo ngayon?" Idinilat ni Sophia ang kanyang mga mata upang salubungin ng tingin si Rafael. "Sobra, Rafael. Mas masaya pa sa inaakala mo." Sumilay ang ngiti sa mukha nito saka mabilis idinampi ang labi nito sa noo ng asawa. Nagyakapan sila ng mahigpit sa isa't isa habang pinanonood ang pagsikat ng araw malapit sa gawin nila. "Siya nga pala, Sophia, para sa'yo." Nagulat ako nang abutan ako ni Rafael. "Siya nga pala, Sophia, para sa'yo." Nagulat ako nang abutan ako ni Rafael ng tatlong pirasong bulaklak. Kaagad nasuklen ang ngiti ang aking pagkagulat habang kinuha ko sa kamay ni Rafael ang tatlong piraso ng mga bulaklak. "Salamat," nakangiti kong sabi nang tuluyan ko nang mahawakan ang bigay niya. "Will you marry me, Sophia?" Nanlaki ang mga mata ko nang biglang lumod si Rafael sa harapan ko. "Rafael, tanging naiusal ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kaya na natili akong tulala at titig na titig sa kaniya." "Sophia, will you marry me?" Nakikiusap ang tono ng boses niya. Maging ang mga mata niya na muli niyang itanong sa akin ang tanong na hindi ko inaasahan. "Tinatanong pa ba yan, Rafael?" Natatawa kong tanong sa kanya pabalik habang pinipigilan ko ang pagpatak ng aking mga luha. "Oo naman, Rafael. I will marry you." Masayang masaya kong sabi na labis na kinatuwa niya. Ngunit imbis na singsing ang binigay niya sa akin,
Nagulat ako dahil isang susi ang ilagay niya sa palad ko. "Yes! Thank you, Lord!" Malakas niyang sigaw habang nagtatatalon sa labis na tuwa. Napahiyaw na lamang ako nang bigla niya akong buhatin at iikot ng 3 beses. Nang maibaba niya ako, ay kagad niya akong siniil na madamdaming halik. "Mahal na mahal kita, Sophia." At kasabay nito ang paghalik niya sa aking noo. Nginitian ko lang siya sa kanyang ginawa. "Ah, ano to?" Tanong ko sa kanya na ang tinutukoy ko ay ang susing ibinigay niya. Ngunit sa halip na sagutin niya ako, ay hinawakan niya ang kamay ko at iginaid na papasok ng gate ng malaking bahay. "Anong meron, Rafael?" Kunot-no kong tanong sa kanya. Nagkibit-balikat na lamang siya sa akin. Itinuro niya sa akin ang seradura ng pintuan. "Buksan mo," nakangiti niyang sabi. Biglang kumalabog ang puso ko dahil sa mga emosyong bigla kong naramdaman. Nanginginig ang mga kamay ko nang susuyan ko ang main door ng bahay. Nang mabuksan iyon gamit ang susing bigay ni Rafael, ay dahan-dahan ko itong itinulak para tuluyang mabuksan. "Surprise!" Halos mawalan ako ng lakas dahil sa sorpresang sumalubong sa akin sa loob. Mabuti na lamang at kaagad akong lalaya ni Rafael. Lahat ng importanteng tao ay nandirito, kasama ng aking anak na si Amanda, habang hawak-hawak nila ang isang tarpulin na may nakasulat na "Will you marry me?" Mabilis ang naging pagbagsak ng mga luha ko mula sa aking mga mata dahil sa labis na tuwa at dahil hindi ko inaasahan ang kaganapang ito. Makalipas lang ang ilang araw ay nagpakasal na si Rafael at Sophia na ginanap sa Monte Maria, kasama ang mga importanteng tao sa buhay nila. Masayang nakangiti si Sophia habang naglalakad sa simbahan. Muling bumagsak ang mga luha niya na makita niya sa harap ng altar si Rafael, habang katabi nito ang nag-iisa nilang prinsesa na si Amanda. "You may kiss the bride." Naramdaman ko ang paghawak ni Rafael sa mga pisngi ko at masuyo akong hinalikan sa aking mga labi. Tanging hiyawan ng mga tao ang aking naririnig at nakita ko ang unti-unting pagpatak ng mga petals ng bulaklak na isinabog sa aming dalawa. "Mahal na mahal kita, Sophia." Pabulong na wika ni Rafael sa akin at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kasiyahang kanyang nadarama. Wala na akong ibang masabi sa kanya, kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Nakita kong lumapit sa aming dalawa ang anak naming si Amanda at masaya kami nagyakapan bilang isang pamilya. "Congrats, Sophia. Congrats, Rafael. Sabi ko naman sa inyo, kayo talaga hanggang huli." Natatawang wika ni Arthur sa akin. Napangiti na lamang ako dahil sa sobra kong saya ng mga oras na iyon. "I love you, Sophia." Sinserong wika ni Rafael sa akin bago magpatuloy sa kanyang pagsasalita. "Pangako ko sa iyo, Sophia. Hindi ko na kayo iiwanan ni Amanda. Puprotektuhan ko kayong dalawa hanggang sa aking makakaya. I love you too, Rafael." Tugon ko sa kanya habang naguunang pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata. Naiiyak ako dahil sa labis na kasiyahan ng aking puso. At nang nasa reception na kami, ay lubos akong natutuwa para ibahagi ko kay Rafael ang isang magandang regalo ko para sa kaniya. Lubos akong kinakabahan at hindi ko alam kung paano sasabihin sa kaniya. Di kalaunan ay bigla kong narinig magsalita ang MC sa stage, kaya naisip ko na may magandang ideya para masabi sa kaniya. Mabilis ako naglakad patungo sa stage hanggang nasa harap ko ng MC at kagad kong inago sa kanya ang mikropono. "Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng nandirito ngayon." Nakita ko ang excitement sa mga bisita at mukhang kinikilig sa mga susunod na mangyayari. "Rafael, gusto ko lang magpasalamat sa iyo sa lahat ng sakripisyo
at pagmamahal mo sa amin ni Amanda. Sa lahat ng lalaki na kilala ko, ikaw lang ang bukod tanging minahal ko, Rafael. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ang ating pinagmulan na tayong dalawa lang ang nakakaalam ay mauuwi rin pala sa tunay ng pagmamahalan. At gusto ko lang sabihin sa iyo na magiging tatay ka na ulit, Rafael, dahil buntis ako. Naiiyak kong sabi sabay taas ng pregnancy test ko. Nanlaki ang mata ni Rafael sa narinig niya at tuloy naglakad palapit sa akin. Nakita kong pumatak ang mga luha niya dahil sa sobrang saya. Totoo ba to, Sophia? Oo. Ngiting tigon ko sa kanya sabay kong pinakita ang pregnancy test. Bumuhos ang luha ni Rafael nang hinawakan niya ito saka siya nagsalita. Totoo ba? Magiging tatay muli ako? Masayang pagtangis niya saka ako hinagkan. Pagkakuwan ay sumigaw ulit siya. Magiging tatay na uli ako. Malakas na palakpakan ang aming narinig sa kanya ako niyakap. Hinawakan ni Rafael ang pisngi ko at tiningnan ako ng mainam. At kasabay nito ang paglapit sa aming dalawa ni Amanda. Sophia, Amanda, kayo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Tapos may bagong darating pa. Pangako, mamahalin ko kayo ng buong buo at hindi ko kayo pababayaan. Sa buhay natin ay maraming maaaring mangyari. Maraming pwedeng pumasok at maraming pwedeng kaharaping pagsubok. May nang iiwan at may nang iiwan. May dumarating at may umaalis. Hindi natin namamalayan ang pagbabago. Malaya tayong gawin ang ninanais natin. Ngunit hindi natin maaaring baguhin ang nakalaan para sa atin. Kung talagang mahal niyo ang isa't isa, pagbalik ka rin man ang takbo ng mundo at humarap man kayo sa kahit anong pagsubok, sa huli ay pagmamahalan pa rin sa isa't isa ang mananaig. Katulad ng kwento ni Rafael at Sophia, sinubok ng panahon at pagkakataon. Sa huli ay sila pa rin ang nakalaan para sa isa't isa. Walang nakakaalam ng kapalaran ng bawat tao. Tadhana ang gumagawa ng paraan para magkalapit ang totoong nagmamahalan. Mula po sa puso ko ay walang hanggang pasasalamat po sa inyong lahat. Sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay ng mga kwentong pag-ibig na aking binabahagi sa inyo. Maraming maraming salamat po sa mga taong naniniwala sa pag-ibig, na kahit anong hirap man ang kanilang pinagdaanan, ay hindi pa rin bumibitaw para lang pahalagahan ang kanilang pagmamahalan. At dyan po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Sophia at Rafael. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Muli po, sana ay patuloy niyo po akong suportahan sa mga kwentong pag-ibig na aking ibinabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapantig sa inyong mga puso. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!